Yan, good morning everyone. Welcome back to my channel, guys. Ayan ang iyanan natin ngayon, update sa DHL ulit tayo, guys. May panibago akong nalaman sa DHL natin. So, ito yung ibibigay kong tips sa inyo. So, sa ano din, guys, pinadala ito nung January 28, tapos dumating din siya kahapon, February 2. So, 5 days lang talaga siya, guys. Madali ang ano talaga padala ang DHL, guys. Ito maaasahan natin sa madali ang ano na kailangan natin na mapadali yung bagahe natin, lalo na sa panahon ngayon, guys. Lalo na sa panahon ngayon sa akin kasi hiyang ako sa mga gamot-gamot sa atin. So ito yung update ko ngayon. Ayan. So, bubuksan na natin yung ating DHL, kung ano ang laman nito at ano yung bagong tips natin ngayon, guys. Ayan. Tingnan natin. Ayan, guys. Ito yung lista ng ano DHL. From DHL, guys. Isinusulat nila kung ano ang laman talaga ng ipapadala natin. So, malalaman nila lahat, guys, kung anong ipapadala natin sa ibang bansa or galing sa bansa kung nandun tayo, guys. Ayan. Kaya hindi pwedeng ano na makapaglagay tayo ng kahit na bawal. Halimbawa, pwede natin isiksik. Hindi pwede kasi iisa-isahin nila doon sa mismong opisina tayo magpadala ng mga bagahe natin sa DHL, guys. So, ang ginawa ko kasi, mahilig ako sa gamot sa atin. So, nagpabili ako ng gamot para may pundo ako. So, ang ano nila, guys, sinatanong nila kung ilang buwan o ilang araw ang consume ng gamot. Kasi, bawal na magpadala ng maramihan, guys. Ayan, nabuksan ko. Ayan. Ayan, guys, ang laman. So, bawal magpadala ng maramihang gamot. Kaya, tinatanong nila kung anong laman talaga. Tapos, ang pinabili ko, guys, ay ito. Nagustuhan ko talaga. Ito talaga ang gamit ko. Ito talaga ang gamit ko, guys. So, kahit na may ubo, may sipon tayo, may lagnat, ito ang iniinom ko. Tapos, yung Montelukas na para sa mga anak ko kasi may hika. Kaya, ayan. Tapos, yan. Biogesic lang. Kunti lang din. Tapos, yung sa kaibigan ko, yung admin namin. Shout out, Tia Mars Vlog. Ito yung pinabili mong lotion. Ayan na. Dalawang piraso. Binili sa Watson. Ayan. Tia Mars Vlog ng TMB Team Japan namin. Admin namin, Tia Mars. Ayan na, Tia. And then, ascorbic acid para sa mga anak ko, guys. Yung candy na, ayan, silin para sa mga anak ko kasi mahirap na ngayon. So, kailangan ng ano. Tapos, pag may mga allergy, cetirizine, ayan, guys, from Philippine din yan. Cetirizine, and then, ayan, vitamins na sodium ascorbate zinc with zinc. Immune Pro, guys. Kailangan natin mag-vitamin ngayon. So, dito kasi sa Japan, hindi tayo basta-basta makahingi ng vitamin sa mga hospital dito kasi advice nila na talagang kain lang talaga ang dapat. Pero sa atin, guys, kailangan din natin to sa ngayon para panigurado talaga sa panahon natin. So, ayan. Ang laman natin, guys. So, ang na-discovery ko ngayon, ito, hindi pwedeng magpadala ng maramihang gamot kasi bawal. So, kailangan makonsume mo lang siya ng 1 month, pwede kang magpadala ng, pwede sa 3 tao gumamit nito. Tinanong kasi kung ilang tao. So, sinabi ng, nagpadala sa amin ng sister-in-law ko na sinabi na 3 at saka para sa buong pamilya. So, pumayag sila. Bawal yung maramihan. At saka nagpabili ako ng Dian Pills, guys. So, hindi, Dian Pills naman isang pack lang yon. Hindi nila pinayagan, guys, kasi bawal daw yun. Sa kanila, walang problema. Pero sa bansang Japan, hindi daw nila tinatanggap yun. Siguro bagong ano nila, bagong law nila na. Kasi nung mga nakaraan daw siguro,
maraming nagpadala daw yata ng mga ganon, yung feels. Tapos binalik lang daw, maraming naibalik galing ng Japan kasi hindi tinatanggap ng bansang Japan, guys. Dahil nga, kailangan dito sa Japan, kailangan nila ng mga anak-anak. Pero hindi mo sila maintindihan kasi ano naman sa kanila yung abortion dito. So, paano magkakaanak ng marami? Pwede kang magpa-abort tapos hindi nila pinayagan yung pills na magpadala dito na ano, bawal pumasok daw dito sa Japan. So, hindi na ipadala yung isang box lang ng Dayan. So, naiban minilik nila. So, buti na lang isa lang yung pinabili ko kasi kung marami pa naman sana ang papabili ko, eh, ang mahal lang Dayan, almost 700 pesos sa atin. Kaya, buti na lang isa lang. So, ayan yung tips ko sa inyo, guys. Yung mga Dayan, hindi pwede. Tapos, bago kayo magpadala, itanong nyo na lang muna sa DHL kung ano yung gusto nyong ipadala na sa ibang bansa, kung okay sa listahan nila, guys. Saka kayo bumili. Kasi pag bumili kayo ng maramihan na agad, tapos hindi nila papayagan, guys, sayang lang yung binili natin. Siyempre, lalo na't mamahalin yung papabili natin. So, at saka yung about pala sa tax, guys, minsan kasi yung sa una kong padala, siningil ako ng nakamas ako, guys, siningil ako ng ano, bayad. So, ganito pala yon. Pag malaki yung ipapadala mo, guys, ano pala, meron pala talagang tax. Kaya siguro pag umabot ng, halimbawa, 20, 15K something ang mga padala mo, may ano ka nga siguro, parang tax din daw yon. Kaya siguro, so itong maliitan lang, siguro magkano, umabot din sa 5,000 yun. Ang padala yata dito. So, medyo mahal nga siya, guys. Pero, ayan, 4,500 itong box na to. 585 yung bayad nila sa DHL. Pero kung gusto mo talaga sa, guys, gustuhin mo nang magbayad. Kasi, mabilis lang yung dating ng ano nila. Ano nila, yung proseso nila ng ano natin. So, thank you, guys, sa mga nag-PM sa akin, nag-comment sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sa inyong walang sawang pagsuporta. So, hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Thank you so much, guys. Bye, guys. Ayan, guys. Mas maganda na, ayan na yung ano natin, DHL natin. So, ang tips natin ngayon, so magtanong muna kayo kung anong ipapadala nyo. Itanong nyo muna sa DHL office kung pwede ba siyang ipadala para hindi masayang yung ipapadala nyo, guys. Kasi pag nakabili kayo ng marami, sayang na sayang talaga pag hindi mapadala. So, itanong nyo muna. Tapos yung gamot natin, limited din sila. So, yan lang ang maano ko. At saka yun sa mga una kong palang vlog, guys, sa DHL, yung mga nag-comments doon, nanood. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. At saka sa mga nag-comment na hindi ko na-response, yung about sa tax. Ano pala yung nabayaran ko noon? Kasi marami yung pinadala ko, umabot siya ng 20 kilos. Kaya pala may binayaran ako dito nung dumating. Kasi kasama pala yun siya sa tax, guys. Kasi nung pumunta ako dito sa main office ng DHL, tinanong ko yun. Para talaga, kasi hindi nawala sa isip ko. So, tinanong ko bakit ako nagbayad ng 3,000 yen. So, ang sabi nila ay, depende daw yun sa dami ng, pag marami na yung ipapadala mo, so, baka daw tax yung binayaran ko, guys. Kasi, ano, katulad din ng, ano, guys, papadala tayo ng mga IMS, halimbawa, mga gadgets. So, ilalagay natin yung price doon. Katulad din ng mga IMS, may tax din pala siya. So, tax pala yun. Ito naman, kasi konti lang, wala siyang tax. Pero, ang binayaran ko nito, guys, umabot din siya ng 4,585, guys. So, ito lang. Pero, mabilisan naman yung proseso nila, guys. Kaya, okay lang yung padala natin. Sulit at saka kailangan. Lalo na ngayon, itong dumating sa akin ay kailangan ko talaga sa panahon natin ngayon, guys. Mas maganda na meron tayong ganito. Para nga, in case na kung ano man,
Hindi tayo magpapanik. Meron tayong maiinom. At saka yung mga remedies natin na pwedeng gamitin dito sa loob ng bahay. Ayan, guys. Ayan lang, guys. Thank you so much sa inyong panunood at saka sa pag-suporta sa aking channel, Daisy Tuminaga, guys. Thank you so much, everyone. And God bless us all. Ayan. Amping kanunay, mga langga. Sayonara!